Si Mr. Jason Ubuga po, napatay niya po ang kinakasama niya. Ito po ay nangyari kagabi sa isang apartel po sa may Caloocan. Sir Jason Ubuga, sir, baka pwede niyo pong maikwento kung ano po ang nangyari. Daddy po niya kasi tumawag sa akin 3 beses nung nakaraang buwan. Yun nga ang nare-reklamo niya na ang mga bata daw napapabayaan kasi umaalis minsan 1 linggo. 10 araw hindi daw umuwi sa bahay. Kaya yun nga ang gusto kong itanong sa kanya, kaya napunta kami dun sa apartel na yun. Kaya sabi ko, tatakutin ko na lang sana siya, kaya dala-dala ko yung mga gamit na yung mga nandyan, nakikita nyo. Para lang umamin siya, kasi sabi ko kasi, bakit mo pinababayaan yung mga bata? Ako na nga, umuwi na nga ako, ikaw pa ngayon nagkasala sa akin, umuwi na lang ako sa Mindanao para wala na lang gulo, kasi ayaw ng gulo ng magulang mo. Pinagbigyan na lang kita sa lahat, tapos ngayon nag-usap tayo, dapat hindi mo pababayaan ang mga bata. Ngayon naririnig ko sa mga magulang mo, ganun ang reklamo nila, nagpupunta ka ng mga ibang bansa o ibang lugar. Mm-hmm. O yun pong nangyari na yun, kaya kagabi yun pong pinag-aawayan namin, yun napalaki yung away namin. Yung cellphone din po, nung umpisa pa ng away namin, yun ay po una kong sinira talaga kasi ang sabi ko sa kanya. Ilan po ang cellphone, sir? Tag-iisa po kami. Tag-iisa po kayo. So, lahat yun sinira ko kasi sabi ko sa kanya, ito lang din naman dahilan ng pagkasira ng pamilya natin kasi dahil dito nagkakaroon ka ng contact na hindi natin alam kung sino makakontakan mo. Dito rin nag-umpisa ang lahat. Sirain na lang natin to. Kaya yun, sinira ko yun. Tapos pagkatapos noon, ninampas ko sa sahig, tapos sa pader nung pagkabasag, nilagay ko doon sa CR yung may balde doon. Binabad ko, tapos nilagay ko pa ulit doon sa may plus ng ano, para talagang masira talaga siya. Kaya okay, hindi ko nang dinala. Unahin natin, sir, no? Nagawa niyo po yung krimen na yon dahil po sa selos. Yung pong tungkol kasi sa amin. Niloko po kayo, sir, ganun. Noon pa po, isa pa lang anak namin, nangyari na ngayon. Pinagbigyan ko na lang siya. Tapos hanggang nung umuwi ako ng Mindanao, umamin ulit, meron siya. Pinagbigyan ko pa rin, ako na rin ang umalis. Kasi bago ako umuwi, nahuli ko siya, umamin naman siya. Tapos sabi niya, huhingi ako ng pabor. Umamin naman ako, huhingi ako ng pabor sa'yo. Huwi ka na lang ng Mindanao, huwag ka nang bumalik. Yun sabi niya sa akin. Napakasakit sa akin noon kasi ako na yung naloko, ako pa yung napalayo sa mga anak ko. Sabi ko, ba't ganon? Kaya sabi ko, uwi na lang ako, parang walang gulo. Kayo po ay napunta doon sa apartel. Saan po ba talaga kayo, sir, nakatira? Doon po ako sa monumento, sa mga kamag-anak ko. Doon ako. Siya po. Siya, dito po sa Pasig lang sila sa bahay niya. So hiwalay talaga kayo, sir? Tapos nagkita kayo sa apartel po? Hindi kami sa apartel nagkita. Dito lang po kami nagkita sa monumento din. Okay. Tapos sumakay na po kami, pupunta doon. Kasi yun nga na, plano ko na talaga yun na pupunta kami ng apartel. Kasi buhat nga nung gusto kong itanong sa kanya yung mga sinasabi ng daddy niya sa akin na itong tumawag sa akin. Mm. Gusto kong sasagutin niya bakit niya nagawa yung ganun. Ang mga bata, napabayaan na niya. Yung panganay ko nga, hindi na siya pumasok nung huli. Ano po yung naging pag-uusap niyo na nun, sir? Nung nakarating na po kayo doon sa apartel, ano na po yung mga naging palitan niyo po ng salita? Yun po, nung umpisa lang, sabi ko sa kanya, bumati pa nga ako sa kanya. Sabi ko, happy birthday. Sabi niya. Yes, oo nga po, sir. Kaarawan niya po kahapon. Oo, kahapon. Tapos, ang biktima po ay itama po si Sarah Jane Fajardo. Oo po. Okay. Yun po nangyari noon. Okay naman ang usapan namin nung una. Sabi ko, wala naman akong pakialam kahit ilan pang magiging gusto mong lalaki. Mm-hmm. Basta yung usapan lang sana natin, yung mga bata, huwag mo namang pabayaan dahil lang sa lalaki. Kasi sabi ng daddy mo, umalis ka daw. Hindi man nila alam saan ka magpunta. Nung huli, umalis ka na naman. Tapos sabi, Malaysia ka daw galing. Tapos ilang araw din yun bago ka umuwi. Tapos nung huli naman, sabi naman ng daddy mo, nagpunta ka na naman ng hospital. Tapos yung parang nanghihingi ka ng pambayad, dinabihan ka ng daddy mo na pagtrabahuan mo na lang yan dyan. Kasi parang na-realize din siguro nila, baka pinagkakapirahan lang sila. Gano'n kayo katagal, sir, nag-stay doon sa apartel po? Medyo matagal din kasi usap-usap din kami nung mga nakaraan namin, pinag-usap-usapan namin. Doon lang lumala yung away namin nung sabi ko sa kanya, bumalik ka sa bahay niyo ngayon, okay ka kasi wala ka na sigurong pondo. Pag magkapira ka siguro, ang mangyayari nito, aalis ka na naman ulit, iiwan mo na naman yung mga bata at yung magulang mo. Yun, sabi niya, wala ka nang pakialam sa akin kung saan ako pupunta. Sabi so, niya, nung pumasok po kayo dun sa apartel, sir, wala na, kumbaga, malabo na yung relasyon yung dalawa. Hindi, nakikipagbalikan ka, tama wala po? Wala namang hiwalayan sa aming dalawa niyan. Siya lang yung laging, sabi niya, hiwalay ganyan. And then, sir, ito na nga po. Nung nagkaroon na po kayo ng palitan ng salita, sir,
ano po ang pumasok sa isip niyo, sir, at nagawa niyo po? Baka pwede hindi. Niyo pong Bali, yung pagkasugat sa liig niya, ano yun, aksidente lang talaga. Yung wala talaga akong plano na ganun kasi, siyempre, mag-asawa kami. Tama po ba sinaksak niyo po sa liig, sir? Hindi, kasi yung nangyari nun, yung kutsilyo na yun kasi, dito yun sa pagitan namin, dito ako sa malapit sa pinto, dito yung kutsilyo at saka yung lubid, tapos yung packing tape, magkatabi yun, tapos dito sa dulo. Una sa lahat, sir, bakit kung makikipag-usap at makikipagkita lang po kayo, bakit po kayo may dalang baril na laruan, tali, kutsilyo, lubid hindi kasi yun, sa apartment po? Yun kasi ang iniisip ko nung time na yun kasi pag sa labas kami mag-usap, kung pag-uusapan namin so tungkol short, si ganun. So in bakit po kayo may mga dalang ganun, sir? Hindi, yun talaga ang ano ko na para lang talagang sagutin niya yung mga tinatanong ko sa kanya, yung mga tinatawag ng daddy niya sa akin. Kung ba't niya nagawa yun. Ano yun, sir? Parang gusto niya takutin siya, gano'n? O, parang gano'n lang yun. Doon lang sana dapat talaga yun. Kasi yung kutsilyo na yun, hindi ko talaga totally dala yun. Ano po ba yung kutsilyo? Anong uri ano lang ng kutsilyo yun, sir? Ganyan kahaba, yung ano lang yun siya, yung parang... Kitchen knife? Oo. Binili ko lang din yun doon sa tapat. Kasi yung hawak mong baril na plastic, ano lang yun, nalata na kasi niya na hindi totoo yun. Hawak-hawak ko pero hindi totoo. Nalamdaman niya na hindi totoo. Kaya ang ginawa niya, nung lumapit siya sa akin, tabay harurot papunta sa pinto, dinampot niya yung kutsilyo. Tapos ang pagkadampot ng kutsilyo, doon na siya sa pinto, nahabol ko siya. Nahawakan ko siya dito, tapos yung isang kamay niya nakaganon sa padlock, tapos yung isa dito naman sa kutsilyo nakaganon. Kaya hinawakan ko agad dito. Yung hawakan, nasa kanya, dito ko sa baba. Mahaba kasi yun eh. Pero may umuusli na ganyan. Tapos kumanon siya, humarap siya sa akin, nakaganon dito. Sabi ko, huwag kang gumalaw kasi pag gumagalaw ka, masusugatan ka talaga kasi yung dulo dito nasa kanya. Okay, So talagang tinututukan niyo siya sa nyo? Hindi siya natutok. Nun. Yung time na yun, inangat niya kamay niya ganyan, pag ganyan, kasi hinawakan ko dito, naghawakan kami. Sabi ko, huwag kang gumalaw kasi pag gumalaw ka, masusugatan ka talaga. Nabukas na yung pinto, kaya sumigaw siya ng tulong. Kaya, so yun na yung sinasabi nung isang ano doon na nakakarinig sila na may sumisigaw ng tulong. Tapos sabi ko, huwag kang gumalaw kasi masusugatan yun. Bigla siyang umikot ng ganon kasi gusto nga niyang lumabas. Yun na, narinig ko na lang doon sa dulo ng kutsilyong para siyang tumunog. Okay. Kaya nung pagtunog noon, bumagsak siya. Nung pagkabagsak niya doon sa baba, yun na yun. Na okay. Ano na yun, dugo niya. Ang sinasabi niya, sir, aksidente po ang nangyari. Pero bakit po... merong sinabi niyong saksak dito, pero nung nakita po namin yung larawan, meron po dito, hati po dito. Parang ginilitan niyo, sir, eh. Hindi na, ganun nga po siya, yung ganun, kasi nakaharap siya, nung biglang umikot, hindi ko naman nakita yung mga sugat niya dito. Kasi nung nabagsak siya, ano, ng dugo, hinila ko siya papasok sa loob, tapos sinara ko yung pinto. Tapos nung nakita kong dami ng dugo, yun na, tumakbo na ako. Punta na ako, palabas na ako. Attorney Pao, yun nga po, no? Ayan po si Ma'am Sara. Okay. Dumating po dito si Sir, actually, may mga dugu-dugu pa po yung kanyang kamay. Actually, hanggang ngayon. Okay. At may sugat pa po. At ultimo yung complaint sheet po ay may dugu pa. Okay. So talagang pumunta po siya dito at sinasabi niya po sa ating researcher, Sir, na iniwan niyo po doon. After po nung sinara niyo po yung pinto, iniwan ko na siya. Iniwan niyo na po. Kasi natakot na rin kasi ako eh. Maraming ng dugo. Actually, hindi niya alam, attorney, kung buhay o patay pa. Oh, yun po si yung... Ma'am Sara, nung nangyari niya po yun. Sa apartment. Bago po kayo pumunta dito, sir, kayo po ba ay napayuhan na ng isang abogado ng inyong mga karapatan? Kung ano po ang inyong karapatan bago po sumuko sa ating mga kapulisan? Wala po. Kasi kagabi, nung pagkayari nung kagabi, dumating po ako dito kagabi, parang mga 8 lang po, mahigit siguro. Diyan, una po kasi sa Quezon City kami. Sarado naman po doon. Kaya dinaritso ko dito ng taxi driver. Wala na rin po, sarado. Diyan na po ako natulog sa labas. Okay. So, unang-una sa lahat, sir, bilang kayo po ay voluntaryong pumunta dito, wala naman pong pumilit sa inyo. Tama wala po ba? Diretso po yun kasi wala naman kami dinaan ng iba. Diretso talaga ako dito. At bakit po kayo sumuko dito, sir? Yun nga po, hindi ko naman po talaga, wala sa isip ko na gawin yun o mangyari yung ganun. Kasi, siyempre, mag-asawa, kahit pa paano, ang tagal namin mag-live in, 10 years kami. 4 anak namin. Pero sa inyo, sir, sa pagpunta niyo po dito, kayo po ba ay na-guilty? Ano po ang inyong dahilan kung bakit po kayo sumuko? Naisip ko na lang na ganun, talagang kasalanan naman talaga yun. Saka kahit sinadya man o hindi, kasalanan talaga. Kaya voluntary na lang po talaga. Ako wala naman akong ibang iniisip na magtago or ano. Kaya kagabi, nakahiga pa nga ako dyan sa tabi lang kasi iniisip ko kung... Ano yung oras at pagkakataon na mayroon akong taong pwede makausap dito, hindi naman ako mag-aaksaya ng panahon. Nag-aabang talaga ako na magbukas or ano, pumila din ako. Para kasi, po, isuko para talaga? Para lang isuko yung sarili ko. Kasi naisip ko kasi wala naman ding magbabago, lalala lang. Kung ganun.
Kasama po natin dito actually sa studio ang ating mga kapulisan galing po sa North Caloocan PNP. Papayuhan ko lamang kayo sir na kayo po ay may karapatan pong manahimik. Kasama po yan sa karapatan pantao ng ating mga akusado or yung tinatawag po nating Bill of Rights. Although I understand na garoon na ng preliminary questioning si Shari, pero kayo po ay may karapatan na ganoon sir. Kayo din po ay may karapatan sa isang abogado. Lahat po ng sasabihin ninyo, I think sasabihin nyo, di ba, basahan nyo din naman siya ng Miranda rights niya, sir. Staff Sergeant Michael, ito pong incidenting ito ay nangyari lamang kagabi. Opo. Okay, kagabi at 7 p.m.? On or about 7 p.m. po. On or about 7 p.m. At kayo po ang personal na nag-iimbestiga dito sa nangyaring incidenting ito, tama po? Opo. Bali, kasama ko po yung Chief Substation Commander na nakakasakop si Police Captain Agres at ang Deputy na Assistant Chief ng North Caloocan Investigation Section si Police Captain Nelson Diso. Unang-una sa lahat sir, ano, di ito po ay maaari pang pumasok sa warrantless arrest dahil ito po ay nangyari lamang kagabi. Tama? Sa inyo pong procedure. Okay po yun? Opo. Okay. So, bago po tayo pumunta doon sa pag-turnover po ng kustodiya, kami po dito sa Wanted sa Radyo, pag ganito po may nangyayaring sumusurrender, lalo na kay Senator Idol or kahit sino naman pong nakaupo dito, nais po namin na masigurado ang kanilang kaligtasan. Kasi yun po ang karaniwang kanilang inalalapit sa aming programa na gusto po nilang masigurado na sila ay ligtas na maito-turnover sa ating mga kapulisan, maipoproseso po ng tama ang kanilang kaso. Lahat po ng kanilang mga karapatan ay atin din pong babanggitin kagaya po ng nauna ko nang nabanggit kanina. So, before po yun sir, ano po ba ang nangyari dito sa kaso ni Ms. Sarah Jane? Ayon po sa inyong investigasyon. Bali, nakatanggap ng tawag kagabi yung substation 13. Okay. Na regarding na meron daw duguang babae sa isang kwarto room 103. Sa isang apartel? Yes, pink apartel, bagong silang. Sakop ng bagong silang. And then pagka pinapuntahan nito, nirespondan ng ating mga pulis. At na-verifika nga na positibo, duguan, naliligo sa kanyang sariling dugo yung biktima. At kami naman, tinawag ng substation 13 upang mag-imbestiga. Apo. At doon po namin na kasama namin yung Northern Police District Forensic Unit. So nag-conduct ng crime scene investigation yon, nakakuha kami ng mga ginamit na weapon sa ano. At ano po ang ginamit na weapon, sir? Isang kitchen knife na may bahid ng dugo na nakatago sa ilalim ng kama. So ibig sabihin, ayon po sa inyong investigasyon, and correct me if I'm wrong, pagpasok pa lamang nila doon or bago pa sila pumasok doon sa room 103 ng apartel na yun, meron na pong nakatagong kutsilyo. Ayun lang po ang hindi pa natin na natutukoy. Although sa pagsisiyasat ng Northern Police District Forensic Unit, pag angat ng kama, doon namin nakita yung alleged na ginamit na weapon, yung kitchen knife, tsaka isang replika ng baril. Okay, may lubid bang natagpuan doon sa crime scene, sir? Actually, meron po yung lubid sa loob po ng bag ng backpack na hinihinala namin na pagmamay-ari nung kasama nung biktima. Okay, at ayon po sa inyong investigation, sir, sino po ang pangunahing suspect sa nangyaring krimen? Ang initial agad namin na pagkakaalam posibleng kakilala na malapit sa biktima dahil kumpleto yung mga gamit ng biktima. So hindi siya pinagnakawan. So yung motibong robbery is outside of the question namin na yon. Pero sa inyo po ba investigation, sir, lumabas po ba ang pangalan ni Sir Jason? Siya po ba ay lumutang bilang isang suspect? Meron na po kaming, kasi tinawagan namin yung sa cellphone sa na-contact namin. Meron akong nakausap na may kasama siya pero hindi pa binibigay yung detalye ng tao. May kasama daw siya pero hindi niya na binigay yung detalye kung sino yung kasama. Okay, pero nag-describe ba? May description, CCTV footage? Sa ngayon ma, may kinukuha namin yung CCTV from apartel. So, nung oras na yun kasi ma'am, wala yung technician or operator ng CCTV. At nangako naman na magbibigay sila ng kopya. Okay. So, in short, sa kasalukuyan, ongoing pa po ang inyong investigasyon? Yes po, ma'am. Okay.
So, ayon po sa naging statements kanina, hindi niya sinasadya yung nangyaring insidente. Ano po ba ang protocol ng ating mga kapulisan sa mga gantong scenario, sir? Version niya. Mm-hmm. No, pero sa nakikita namin, hindi, sabihin na natin na hindi niya sinasadya, pero yung intention para itago yung krimen. Mm-hmm. No, nandun. So, kailangan pa talaga, ma'am, ng masusing investigasyon pa. Okay. Ano po ang posible niyong ihain na reklamo sa kanya, sir? Sa aking pong assessment, I see it as possible murder. Kasi yes, yun yung, based on the circumstances na narinig ko po, ha? Opo. Pero sa inyo pong assessment, sir, bilang kayo pong investigador, ano po ang inyong pangunahing naiisip na maaaring maikaso? Sa ngayon, ma'am, posibleng murder or homicide, either sa dalawa. Pero ayun nga, ma'am, hindi pa tapos yung investigasyon natin. Mm-hmm. At alamin pa natin yung punot dulo nung pinagmula nung bat ginawa niya yon. Mm-hmm. So, ang layo kasi from Pasig to dito, napunta sila nung North Caloocan. Hindi po ba yun lumabas sa inyo investigasyon, sir, kung bakit po sila napunta doon? Hindi pa po, ma'am, kasi yung na-verify na namin yung identification ng victim, nagulat kami sa Pasig. So, ang layo. Sir, paano nga po kayo napunta ng North Caloocan? Bali ako sa monumento akong nakatira talaga. Doon ako tumutuloy. Sa monumento? Tapos, yung kinakasama ko, yun po yung nasa Pasig. Pero noon, 10 years din ako sa kanila nung so, nasama kami. So, dumayo po siya, sir. Dumayo po siya. Pumunta lang, nakita po kami doon sa monumento. Okay. Linawin ko lang. Makausap natin yung tatay nung biktima, no? Siguro magbigay linaw na rin sa ating mga kapulisan kasi ongoing pa yung kanilang investigasyon. Nandito po si Sir Crispin Fajardo. Ang sabi po kasi niya sa ating mga researcher, siya po ang tatay ng biktima. Iba daw po ang kwento ni Jason. Magandang hapon po, Sir Crispin. Opo, gandang hapon po. Okay, magandang kasi hapon. Po, yes, sir. Kinawagan niya po yung anak ko nung Martes, magkikita raw sila doon sa Mega Mall. Mm-hmm. Ang ginawa po nung anak ko, pagkagaling sa office, nung dumating sa bahay, isinama si Monica, yung anak, yung 8 years old, nagpunta ng Mega Mall. Mm-hmm. Nung nakita daw po si Monica, ang kasama ng nanay, eh hindi na lumitaw si Jason. Mm-hmm. Tapos umuwi sila, parang sinundan pa sila. Ngayon, nung naghatid yung nanay, doon sa dalawang maliit, elementary, pagkatapos yung isa, grade 4, hinatid sa Bagong Ilog. Mm-hmm. Pagkatid po sa Bagong Ilog, hindi na po nakauwi. Palagay ko po yon doon inabangan sa eskwelahan paglabas nung naghatid. Okay. So o, sa inyong pagkakaalam, Sir Crispin, hindi niya inaya ng voluntaryo si Sarah? Hindi ho siguro kasi ayaw nga sumama niyan dyan eh. Tapos ano po eh, si Jason magmula kanginang umaga, sa nakasiyam na beses ako tumatawag sa kanya, hindi sumasagot. Mm-hmm. Sinasagot ang mga tawag ko. Mm-hmm. Magmula nung nangyari yate insidente, yung cellphone niya, inop na. So, yung anak po niyan, ano, apat, isang 4 years, 6, 8, at saka 10. Okay. Sir Crispin, sa inyo pong pagkakaalam, sila po ba ay meron pa pong relasyon ng inyong anak na si Sarah Jane or matagal na po silang nagkahiwalay? Bali, 10 years po nagsama. Ngayon, nung pong bago mag-October last year, hinatid doon sa nanay niya sa Zamboanga. Mm-hmm. Kasama yung bunso na anak. Tapos yung bunso na anak, naiwan din doon. Mm-hmm. Tapos yung bunso na anak, hinatid dito nung October bago mag-birthday yung bata. Mm-hmm. Tapos yung panganay, hinati din doon, tapos sinalunuan. Ngayon, nung nasalunuan, nandito na yung kwan kasi sinalunuan bago mag-enroll. Opo. Okay naman sila eh. Mm. Nagtaka ako nitong ano, late na nitong linggong nakaraan, lumuwas yata ng si Jason dito sa Manila. Mm-hmm. Ngayon nga, gusto makipagkita doon sa anak ko sa Mega Mall, siguro may pag-uusapan. Akala naman ng anak namin, yung usapan lang na ganun. Hindi niya alam na pinaplano na pala sa kanya. Kaya kami kampante rin. Kanginang umaga, tapos may tumawag nga sa akin, yun sa barangay. Mm-mm. Kaya yung kwento po niya, iba. Sir Crispin, unang-una po sa lahat, no, pagpasensyahan niyo na kami po dito sa Wanted sa Radyo ay buong puso pong nakikiramay, sir, sa inyong buong pamilya, sa nangyari po sa inyong anak. Sa kasalukuyan po ba, sir, nasaan na po ang katawan po ni Ms. Sarah Jane? Hindi pa po namin alam eh. Papunta pa po kami dito sa presinto eh. Sabi po, nasa coronaria daw po. Sir, naiproseso na po ba ang katawan ni Ma'am Sarah Jane at napa-autopsy na rin po ba ito? Nag-request na kami po ng request for autopsy.
Mga ilang araw, sir, bago po mailabas ang mismong autopsy po? Actually, ma'am, ang request for autopsy, hinihintay po talaga namin si Sir Crispin kasi po may possibility na mag-waiver sila or ipapa-autopsy nila. Nasa kanila po yon. Pero generally, dapat po ipa-autopsy. Ngayon po, hinihintay po talaga namin sila sa opisina okay. para ibigay yung request for autopsy. Okay. At ang result po nun, usually po, 2 weeks. Okay. Sir Crispin, narinig niyo po ang sinabi po ng ating mga kapulisan. Ano? Hinihintay na lamang po nila kayo, sir, para po maiproseso po yung autopsy sa katawan ni Ma'am Sarah Jane. So once po na kayo ay pumunta sa kanilang istasyon, mapapapirmahan na yung form at saka po maipoproseso, sir, yung pag-autopsy. Yes, ma'am. Actually po, napirmahan ko na po yung request for autopsy. So, hinihintay ko na lang po yung go signal ng family po. Okay. Bukod pa doon sa pag-autopsy ng katawan ni Ms. Sarah Jane, Sir Dizon, kailan po makukuhaan ng affidavit po o kung ano man pong kailangan na impormasyon mula po sa pamilya ng biktima para maihain ang kaso? Right away po, pagkatapos po nito, magtungo po sa aming presinto sa Barugo Police Station po para makuha na lang sa laysay si Tatay Crispin po. Okay, sige po. Papunta na po kami dyan. Nasa linya na rin po natin si Nanay Teresita Fajardo, yung nanay po ni Sarah Jane at meron daw po siyang mensahe para kay Jason. Nanay Teresita, hello po nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, ma'am, ang buong Rafi Tulfo in Action team po ay taus-pusong nakikiramay po sa pagpanaw ng inyong anak. Gaston, bakit mo nagawa yun? Pasensya na po. Sorry po talaga, hindi naman po sinasadya talaga yung nangyari sa kanya. Alam mo naman ang mga patay, maliliit pa. Diyos ko, kami halos lahat ang umaan. Tinutulungan namin kayo, tapos ginawa mo pa yun. Ngayon, pareho kaming may edad na. 17 na. Eh, sino ba ano dito? Kaya nga panalangin namin humaba pa buhay namin pa para maalagaan na ini mga bata. Diyos ko, bakit mo ginawa yun? Kailangan inisip mo muna ng 10 ano? Huminga ka ng malalim para yung kung may sama ka ng loob. Wala yun. Ganun lang. Eh, pagka didibdibin natin yun, talagang ganyan sa mag-asawa. Hindi mawawala yan. Eh, kaya lang, alam mo naman, si Sarah, siya lahat taga-lakad dito, taga-ano lahat, isang paa, kaisang kamay. Tapos yung mga bata pa, hindi naman nila alam pe, hindi na yung sinasabi. Dahil baka mamaya ay mag-anuhan. Kagabi nga, inaantay namin kung anong oras hindi tumarating eh. Mari, ano po, mami, sorry po talaga, hindi ko po tinasadya. Kasi nag-aaway lang naman kami, tapos yung pangyayari na yun, nabigla rin ako kasi nung pagkaikot niya, yun, kasi ilalabas na siya. Yung kutsilyo, hawak kami pareho, ang lakas ng ikot niya kasi sumisigaw muna bago siya nagbukas ng binto. Kaya nakasigaw pa siya na sa klulo, tapos yung kutsilyo nun, hawak namin pareho, nakaangat sa bandang dito. Kaya sabi ko, huwag kang gumalaw kasi pag gumagalaw ka, mas matutusok ka. Hindi naman niya binitawan eh, hawak namin pareho. Isa ko gusto ko siguro niyang makalabas talaga. Kaya nabukas na kasi yung pinto. Kaya narinig nung iba siguro nung sumisigaw siya din. Bigla siyang ikot ng napakalakas. Tapos yun, nung pagkaikot, narinig na lang doon sa kusilyo dito. Parang may tumutunog dito. Sabi ko parang may tumama nga. Yung pagkabagsak nga niya, sabi, pagtingin ko sa kamay ko, may sugat. Kaya hinila ko siya ngayon papasok sa loob. Kasi ang dugo, ang dami ng dugo eh. Kaya hindi ko na rin ang ginagawa, ang gagawin ko. Kaya tumatakbo na rin ako kasi hindi na rin siya gumagalaw eh. Wala naman po talaga sa ganung plano na ganun. Hindi ko naman po magawa yun. Alam nyo naman yun eh. Ang tagal namin nagsama. Dami ng pinagdaanan namin ni kinaya ko. Eh, yun na nga eh. Wala naman sa ano ko yun. At saka yung sinabi ni Daddy na doon sa Mika Mall yung sabi ni Daddy na parang sinusundan. Wala naman ganun. Sabi ko lang kasi sa kanya. Nagsama ka pa ng bata. Gabi na. Ikaw na nga nagsabi, ayaw mong makita ko yung mga bata. Hinayaan mo na nga lang akong umuwi sa amin. Hindi ko makakasama mga anak ko sa loob ng isang taon. Sobrang sakit ng ginagawa niya sa amin. Tapos maraman ko na lang tumamag si Daddy yung mga bata. Pinabayaan niya. Hindi na nga makapasok yung isa kasi ayaw ko lang magatid. Tapos kung saan lugar nagpupunta, hindi naman po maganda yung gano'n kasi wala sa usapan namin nung pag-uwi ko eh. Yung usapan lang naman namin, sige kung yan ang gusto mo, edi uuwi na lang ako para walang gulo.
siya pang humihingi ng pabor sa akin na hindi na daw, ayaw na daw niya. Tapos sabay amin na, o nga, yan na, may lalaki nga ako. Ano pa siya ng pangalan, apelido, gusto pa niyang tawagan. Sabi ko, wag na, ako na lang aalis. Ako na nga yung niluloko niya. Ako pa napalayo sa mga bata. Tapos, ganun pa ang mangyayari sa akin. Nung pupunta ko nung isang araw doon sa eskwela ni Jacob, gusto ko lang naman siyang makita noon. Kaya yun, kinabukasan, nakita kami ulit. Yun na po yung pag sa monumento na kami nakita. Tapos kasama na kami papuntang Caloocan. Pero wala naman akong intensyon na ganun. Diyos ko, ang panalangin ko ngayon, humaba ang buhay namin dahil nga dito sa mga batang ito. Hindi mo naman pwedeng pabayaan ito. Biro mo, 70 na kaming mahigit. Ako magse-70 na, si Piping 72. Diyos ko, puro kami matatanda na. Nga po eh, nung pagdating ko nga dito, ayaw niya pumunta ako sa inyo. Ayaw niya makita ko yung mga bata. Sabi ko, grabe ka naman. Pumunta ako dito, isang taon ko nakita yung mga bata. Sasabihin mo nga, ayaw mong pumunta ako kasi gugulo lang. Iniisip ko lang na, yun naman ang gusto mo, kaya ayaw ko na rin magpakita. Sabi ko nga po sa kanya, bakit niya nagawa yun? Sana nag-isip muna siya ng 10 beses para magluwag ang kanyang ano at ihingan niya ng malalim. Hindi po ba ganoon? Huminga ka ng malalim parang maano ang sama, kung may sama ka man ng loob sa asawa mo. Opo. Wala. Hindi na natin mahahabol. Wala na. Tama. Kami nga, sa amin nga naiwan, pareho kaming mga may edad na. 70-72, kaya nga sabi ko sa kanya, kawawa bakit niya ginawa yun? Kaya nga sabi ko nga, panalangin ko talagang humaba pa yung buhay namin pag para mapalaki pa namin ito. Kung iwanan man namin, malalaki na sila. May isip na. Mm-hmm. Hindi, yung maliit, 4 na taon. Opo. Kaya sabi ko nga, Diyos na bahala sa amin. Ma'am Teresita, muli ang buong taus-pusong pakikiramay po ng buong Wanted sa radyo ni Senator Rafi at ng buong AXIS party list po sa inyong pamilya at pati na rin po kay Sir Crispin Fajardo. Makakaasa po kayo, ma'am, na ang buong tanggapan po namin ay buo ang suporta sa inyong pamilya sa mga ganitong panahon at sitwasyon. Salamat po. Sir Jason, nung nagawa niyo po ba yung krimen na yun, kayo po ba ay nakainom? Wala naman, hindi naman ako umiinom. Pero wala kayo po ba ay may bisyo? May iba pang pinagbabawal na gamot? Wala naman po. Wala. Okay. Lahat naman, wala naman ako dyan. Okay, so ganito ang mangyayari, Sir Jason, na-explain lang natin yung proseso bago natin i-turn over. Kagaya ng nabanggit ko kanina, kayo po ay may mga karapatan. Mamaya po babasahan po kayo ng ating mga kapulisan na narito ngayon. At magkakaroon po ng tinatawag natin na inquest, sir, dahil ito po ay nangyari lamang kagabi. So doon po sa mangyaring inquest proceedings, aalamin po ng naka-assign na piskalya, sir, kung meron pong probable cause para maghain po ng kaso sa korte. So, I will give it to Police Captain Dizon or Agres, siguro kung sino man po sa inyo, sir, ang magbasa po ng mga karapatan ni Sir Jason. Sige, sir. Babasahan na po kayo, sir, nila si Police Staff Sergeant Michael Formento. And mga kapatid, si Sir Jason din po ay paa-assistehan din po ng ating reporter, no, para po malaman din po natin yung iba pang kaganapan maya-maya lamang po.